Mga katropa, nandito tayo ngayon sa ating sitaw na bagong tanim. Actually, May 12 itinanim ito, kaya magti 3 weeks na siya, pero napakabilis, mabulas na siya. Ito, makita natin. Ayan, yung iba hanggang balikat na. Yung iba, medyo naputol yata yung dulo. Kaya medyo mababa. Ayan, pero okay na siya. Yung iba, nakapala sa ibabaw. Saka yung mga, pagkita natin yung mga, yun o, oh, bulaklak na o. Oh. Lumalabas na yung mga bulaklak. Pagkita natin na, chat. Ito, yan mga unang bulaklak. Yan o. Oh. Yan. Ito, lumalabas na siya. Pag nalagaan yan, yan yung mga magiging unang bunga. Yan. Yan, kaya ito, maganda. Maganda yung bulas niya. Tsaka kalalagay lang namin ng abono. Actually, hindi pa ganong na natabunan yung mga abono. May mga nakikita-kita pa ako. Pero yun siguro ang gagawin nila ngayon. Kasi importante kasi na kahit yung mga puno niya, eh halimbawa ito, may mga konting abono pa siya. Kailangan importante matabunan yung mga abono para hindi lumipad lang sa hangin. Ayan. Tapos may mga kailangan pang itaas tulad ito. Yan, naputol yung dulo, pero pag kasi naputol yung dulo ng sitaw, maggagawa ng panibago yan. Yan, kaya mayroon ng dalawang panibago doon, oh. Yun, dalawang panibago, sisibol yan tulad ito. Yan, mayroon sisibol na panibago. At saka mamadaliin niya yung kanyang bulaklak. Yun. Kaya maganda. Ayan, sa siguro ang luwag nito ay mga 1,500 square meters. Eh kaya sigurong umanin ito ng mga 150 to 200 kilos kada pitas. Eh maganda-ganda ang presyo ngayon, sana humabol. Kasi 60 ang isang kilo ang kuha sa akin kahapon. May mga pinipitas din kami sa mga sa luma naming sitaw, pero konti na lang. Dati 90-80 kilos, ngayon 20 na lang. Nagre-recover pa naman. Sana dumami pa, pero meron pa kasi kaming mga 2,000 square meters na sitaw ulit, ganito rin kalalaki doon sa kabila. Kaya sana mahabol yung presyo. Maganda-ganda presyo ngayon. Pag ito, araw-araw na to, isang pitasan to, isang susunod na araw sa kabila, babalik na naman dito kasi every other day kasi ang pitas ng isa. Dalawang part ang tinamnan natin, kaya magiging araw-araw na ang pitas niya. Sa presyong 60, kahit maka 50 ka lang, magandang kita na yan, 3,000 sa isang araw. Kaya sana kung maka 200 kilos to, di ang ganda. Ganda yung kitaan dito. Kaya sana nga, sana. Ito para makabawi naman sa mga lugi natin, sa itas kasi ng mga bono ngayon. Kaya sana hindi masira ang ating tanim. Ayan. Ito yung mga tanim natin, oh. Papagitan, maganda. Ayan. Napakaganda. Malinis din, oh. Ayan.
makikita mo may isa-isang namamatay, pero ganyan talaga yan, wala namang tanim na perfecto. Pero at least overall masasabi kong maganda tong sitaw. Yan. Ano? Masasabi nating quality ngayon. Yung pinipitasan natin na bali yung pinipitasan ko ng 90-80 kilo, halos kalahati lang nito. Mas maliit pa sa kalahati nito. Saka mas mahina pa yung klase niya. Kaya sa tingin ko mas dadami pang makukuha rito. Ayan. Ayan, may mga lumalabas na palang bulaklak. Oh, tulad nito. You know, may lumalabas ng bulaklak. Oh, may pa isa-isa ng bulaklak, oh. Kaya ito, may mga namamatay na isa-isa, ganun. Hindi maiwasan 'yan. Kaya sa mga nagbabalak mag tanim ng sitaw, ayan, tanim lang ng tanim. Kasi yung unang tanim ko halos 10 piso isang kilo lang sa umpisa. Talagang pinagtiyagan namin na i-maintain. Kasi every other day mga 70, naka 90 pa kami, 98 kilos. Maliit lang naman yon. Kaya mini-maintain natin hanggang sa tumas ng tumas, 15, 20, 30, eh nung isang linggo mabot ng 50, kahapon 60 na. Kaya huwag tayong susuko kahit na mura. Sabihin na natin mura pa ngayon, alagaan pa rin natin ating mga tanim. Kasi malay natin isang linggo biglang tumas ang presyo. Hindi na tayo makakabawi yan kung pinabayaan na natin yung sitaw. Ang kagandahan niyan, kahit papaano yung 3x16, bumababa na rin ng konti. Dati nasa kanyan 3,000 yan. Ngayon nasa kwan na lang 2,800. Baka mamaya 2,600 na rin yung iba, kasi sabi nila pababa na raw . Kaya good news din sa ating mga farmers. At saka ang maganda rin yan, tumataas na rin ang presyo. Kasi parating na rin yung tag-ulan. Yung mga nagtanim sa mga mababang lugar, namamatay na rin. Saka nag-prepare na rin sila na magtanim ng palay. Kaya yun ang isang rason kung bakit kukunti na yung supply. Tayo naman tanim lang ng tanim. Sa katunayan, magtatanim ulit tayo mamaya ng mga ilang, siguro mga 800 square meter lang naman yon sa likod ng bahay lang. Papakita natin naman sa ating susunod na video kung paano ang style nila ng pagtanim ng ating sitaw. Ayan, papakita natin kung gaano sila kabilis magtanim. Kaya ayan, kita-kits sa ating next upload. I-update ko kayo pag ito mayabong na. At saka halimbawa nandito na sa taas ng alambre, i-update ko kayo para sa ganun masubaybayan natin kung paano ba talaga yung tamang pag-alaga ng sitaw. Ayan, maraming salamat mga ka-farmers. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please naman po subscribe po tayo para updated po tayo. Kahit papano po, hindi man ako expert, may mga matututunan din tayo niyan. Kasi sharing of ideas lang po tayo. Sa experience naman makikita natin na napag-aaralan naman, kaya naman nating magtanim. Kung may mga mali ako dito sa diskarte ko, paki-comment na lang po para kahit papano matutunan ko rin yung tama.
Ayan. Sharing on by DS lang po tayo. Maraming salamat mga farmer.